magandang araw sa inyong lahat. So, ito nga pala yung first stud ni Chester and Trixie. By the way, parehas ko yung aso. Yung babae is 3 years old and then yung lalaki is 1.5 po. So, yan po si Chester. Then, ano nangyari niyan po is nagkaroon sila ng natural way. Bali, ang plan po kasi namin is 3 stud lang. Ano nangyari is nag-stud silang parehas dalawa in a natural way. Tapos, ito po pala yung 1 week nga after the first stud. Well, makikita nyo, wala pang ganong pagbabago. Pero, ang napansin namin sa kanyan is ayaw niyong kumain. Gusto niya is nagpapasubo pa siya pagbibigyan namin ng pagkain. Laging nag-aalala sa kanya yung lalaki namin. Tapos, ito yung nagaharutan sila sa pip stud. Agaharutan pa sila niyan. Akala namin is hindi sila magdudukpong kasi nagaharutan lang sila. Usually naman ganyan sila magharutan lagi. Pero di namin expected na magdidikit pa sila niya ng last time. In a natural way. By the way, si Trixie nga pala, 2 beses na yan nalaglagan ng anak. So, ngayon hopefully sana hindi siya malaglagan. Bali, first time ni Chester na-stud siya. First time ni Chester yung ilabas yung similya niya kay Trixie. Kasi yung mga past na asawa ni Trixie, yung mga sa shooter lang. Kaya ang last choice namin kung etong third time na to sa bumili na lang kami ng asawa niya. So, eto na yung pang second week niya. Ganyan na siya ngayon. Sobrang lambing niyan. Grabe yung paglalambing niya. Kasi usually, sanay kami kay Trixie. Mas wungit. Ito na yung pan-20th day niya. After the first stud. Yung first stud niya kasi may shooter pa eh. Super lambing niya talaga. Kaya lang, ayaw niya nilalapitan siya ni Chester. Kasi, para bang pinaglilihan niya si Chester. Ayaw niyang nakadikit sa kanya. Kagatin ni Trixie. Then, ito na yung pang 26 day niya. Ito na yung pang 33 day niya. Dito na siya kain ng kain. Natuwa nga kami kasi kain na siya ng kain. Nung mga first, second, third niya, ayaw niya talaga kumain. Kaya wala siyang ganong inihihi. Noon ngayon, ihi siya ng ihi, inom siya ng inom. Kain ng kain. Tulog ng tulog.
napansin namin dyan, nabubuhay na yung mga utong niya. Kasi ito na yung pang 40th day niya after the first stud. Nagsiswollen na yung suso niya dyan. Then, ito na yung pang 45 days niya. Kita niya naman yung pagbabago doon sa 40th and 45th. Sobrang laki na yung tiyan niya. Ayun. Grabe, antigas ng tiyan niya dyan. Ready na yan, i-ultrasound pag 45 days na. Makikita na kung ilan yung nasa tiyan niya. Grabe yung takaw niya ngayon. Kumakain na siya. Umaga, hapon, gabi, tanghali, merienda, midnight snacks pa. Ganun na yung kain niya ngayon. Well, bukas, ipapa-ultrasound na natin. Subscribe tayo para malaman natin kung buntis siya.